Hi guys, welcome po sa aking YouTube channel, ang Descarte Pinay Vlog. So may gagawin po tayong isang synchronized motor. Ito po yung ginagamit doon sa mga box pan sa grill. So sa ngayon po, ito po ay galing sa isang bindo. So hindi na po siya, tawag ito, hindi na umiikot o hindi, kumbaga na stack up na. Yun yung problema nito, kaya hindi lumalabas yung cup doon sa window machine. So bago natin simulan, ay kung bago ka pa lang sa aking napadpad sa aking munting channel, ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So simulan natin ang video about dito sa synchronized motor. So ang synchronized motor guys ay mayroon 220 volts hanggang 240 volts, 50 hertz to 60 hertz. So yan yung synchronized motor. So ang gagawin natin dito guys ay pakita ko muna sa inyo ang pag-test ng dalawang wire nito. So itest na muna natin para alam nyo kung paano siya itest sa analog tester or multi-tester. So ayan, bago nga pala natin ipagpatuloy ito, ay maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel, ang Descarte Pinay Vlog. So bibihira tayo maka-upload ng video. So maraming pong salamat at lagi kayong nandiyan. So ang gagawin natin guys ay tester natin sa pamamagitan ng resistance reading. So ito yung resistance reading mula X10 or 10K hanggang. Tirin natin guys para makita ninyo. So ang gagawin natin, gamitin natin ay 10K or 1K. Lagay natin sa 1K. Ayan, 1K. So talupan muna natin to para magkaroon tayo ng pagtitestiran. Once na gumalaw siya, ibig sabihin okay pa to. Ang problema lang, stack up. So balatan muna natin guys. Ayan, balatan muna natin. Ayan. Ayan, nabalatan na natin. Tapos titest rin natin. So gagamit tayo guys ng para malaman din nyo. Gagamit tayo ng X10, X100. Kung saan siya gagalaw. So gagamitin muna natin tong X1 kung gagalaw siya. Ayan, makikita nyo. Needle pointer ng ating analog tester. So gagamit tayo ng, malalaman nyo kung buo o hindi gagalaw siya. Magagamit tayo ng X10. So tingnan nyo ganyan guys, shorted muna natin para malaman nyo kung buo or okay yung ating multi-tester. So okay naman siya, gumagalaw yung needle pointer. So lagay nyo lang dito. Ayan, lagay nyo lang dyan, tapos dito. So dahil mayroon tayong resistance, hindi natin idikit para kung sira siya, hindi gagalaw. So kung nakikita nyo siya guys, wala siya. So ibalik-itas natin, gawin natin 100x100. Yan, gumalaw na. So ibig sabihin, kahit sa x100, kaya nang masukat ang synchronized motor. So nasa x100 siya guys, lalo na dito sa X1K. So ayan, kitang-kita na siya guys. So ibig sabihin, okay yung synchronized motor. Ang kaso nga lang, hindi siya working. Okay yung winding niya, hindi siya putol, pero yun nga lang, hindi working. Kumbaga stack up siya guys. So hanggang dyan na lang sa 1K. Kasi yung dito nga lang sa 100 or X100 ay gumalaw na. Sa X10, hindi gumagalaw siya. Nakakita nyo, hindi siya gumagalaw. Pero pagdating dito sa X100 ay gumagalaw na. So ang gagawin natin dito guys ay buksan itong synchronized motor. Buksan natin. So
Ayun mga na, ayun may mga lock siya guys. Wala siyang tornilyo, wala siyang tornilyo kung makikita niyo siya. Ayan. Wala siyang tornilyo, may mga lock lang siya. Ayan. Kung nakikita niyo, may lock. Ayan. Ibibint lang natin or itutuwid lang natin kasi nakabint siya, ayan, nakaliko. Ayan. So, ang gagawin natin ay ituwid. So, tingnan natin kung ma-recover pa natin or maayos pa natin ito. Sungkitin natin. So, ayan guys. Buksan na natin. Hindi siya naiikot. So, yan ang problema nito. Buksan na natin. Ayun, puro gear siya guys. Puro gear yung nasa loob. Test lang natin itong camera para makita nyo yung gear. Ayun o. Ayun guys yung laman. Ayun o. Puro gear. So ang gagawin natin dyan ay mayroon pa naman siyang grasa. Bakit ayaw gumana to? Ito. Check natin to. Ayun guys, check natin to. Bakit ayaw? Ayun, stuck up. So ito yung problema niya. Kailangan magkaroon ng malagyan natin to ng langis. Ayan. Kasi ito, kung makakita nyo siya guys, marami pang grasa. Oh. Marami pa siyang grasa. Ito ng itong ano to, itong bakal na to, napapunta sa loob. Oh.
Tatanggalin din natin yung kalawang sa loob mismo. Yan, sa loob ng butas, tanggalin din natin. Siyempre, liha ginamit natin, guys. Yan. Lihain ulit. So, kapag okay na siya, guys, balik na natin. Yan, natanggalan natin yung kalawang. Balik na natin siya. Yan, wala na kalawang. So, yan, dahan-dahan lang natin balik. So, makikita nyo siya, guys. Yan yung gear. Yan, may dalawang gear siya dito. Tapos, yung pinakang gitna. So, may magnet siya, guys. May magnet yan. May magnet na yan. Tapos, nandito yung winding niya sa gilid. May spring. Maliit na spring. Balik na natin siya, guys. Nagaganyan siya. Ayan. Wala tayong grasa. Naman natin yung hindi ka ito. So, kapag nilagyan na natin, balik natin. Na ilagay na natin, kailangan na naman natin itong event. Ayan, yung mga lock. Kasi nakatawid siya, kailangan may lock din. Kailangan i-break natin. So, baka dumikit dito, wala akong katulong para maghawak nito. So, ibig sabihin, may kurente na siyang dumadaloy.
Ayan. Gumagalaw na siya. Okay na siya. Ayan guys, okay na yung ginawa natin na ano, na synchronized motor. So naging problema niya ay nag-stack up lang, tapos tinister natin. So ang problema ay stack up, tapos para makita niyo, tinister natin using analog tester. So ayan, okay na. Sana po ay nagkaroon po kayo ng konting kaalaman, konting idea about dito sa ating ginawa na synchronized motor. Ayan. So hanggang dito na lang guys, at maraming marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking munting channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. Shout out sa lahat po ng mga subscriber, sa mga subscriber sa 14,000 plus na subscriber ng Diskarte Pinoy Vlog. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Happy Saturday evening.